Gano'n na ba katagal ang isang developer? Marami na bang naipatay yung project? Meron bang mga awards and recognition kagaya ng ito ba ay awarded by Pag-ibig o top developer ba ito na kay Pag-ibig? So yun po yung ating mga i-consider. Pagdating po sa mga projects completed, maybe sa iba-iba bang location ay meron na ba itong nagawa ng mga housing project? So titingnan din po natin yun kasi marami din kasing mga developer, especially yung mga bago, na hindi rin makapag-commit makapag-complete ng kanilang project. So kaya po dapat alamin po natin maigi yung credentials ng developer. Hindi lang po yung mga permits, hindi lang po yung mga registration sa munisipyo, sa BIR, sa SEC, or even sa nag-handle ng real estate na HLURB o yung ngayon po ay yung DHSUD, yung Department of Human